It's currently May 14 here in Vietnam. Hindi pa nagsisimula pa natin. Iyak na ako. Hindi, sige, ako na. So, yun, diba? So, nakita nyo kagabi yung video, which is yung binivideo namin yung mga ibang kasama namin na nagtataning na ready na dapat sila for today's show, which is May 14. Na ibang kasama natin merong, which is sila Coach Jesse, si Kuya Jerry, Kuya Homer, and baka nagbabakasakali sila Kuya Lay, si Kuya Lee. So, ayun, ready na dapat sila. Tapos, nangyari, hindi talaga tayo inaprobahan. So, kaninang umaga, nagising kami ng mga 6:40 a.m., 6:30. Si Ming, mas maaga siya nagising sa akin. Pinatawag kami ni Ma'am Weng. Tapos sabi ko kay Ming, kuhain niya yung camera para videohan niya sila kasi is the reason why bumangon din siya kasi para check yung condition nila Kuya Jesse. Kasi and kami, then, ano pa, May 15 pa kasi yung competition. So, aalalay, dapat ako sa kanila magsusupport kung anong mga kailangan. Uh-oh. So, check ko sila dapat. Tapos, sakto, paglabas ng room, lumabas si Ma'am Rowan na umiiyak. So, sabi ko, na medyo nagets ko na kung ano yung iniiyak ni Ma'am Rowena. So, yeah, tapos tinawag ako ni Ming, pumunta siya dito sa room, sabi niya sa akin, maybe hindi na tayo tuloy. Tapos bilang, sabi ko, parang hindi ko alam yung mararamdaman ko kung ano, kung ano ba yung mararamdaman ko. Kasi kahapon, apat na to eh, actually parang roller coaster eh. Umpisa, pagdating namin dito, ano ito, dumating May 10? Pagdating natin dito, May 11 na kami nakarating dito, madaling araw. May 11 ng mga bandang hapon, nagka-aberyan na. So, sinabi, hindi daw may makakalaro. Then, yun, nangyari, na-stress kami. So, kumain kami. Kinabukasan, iyak kami ng iyak noon. Tapos kinabukasan, sabi naman daw, matutuloy na. Yeah, so nakita niya yung video na yun, pinakita din namin. Paulit-ulit. So, nung after naman kinabukasan, tapos nung hapon naman, binawi. Dahil hindi kami pinag-weigh-in. Hindi kami pinag-weigh-in. Nakapag doping test. Sa pinto para kami kawawa. Tapos nakabang kami sa pinto sa weigh-in. Oo, yun sa Inataboy weigh-in. Kami. Ikwento natin kung ano nangyari sa weigh-in kasi hindi natin nakwento. So, ikwento natin, no? Ang nauna is sa amin is yung Myanmar. Tapos ang kasunod, kami Philippines. If you can imagine, guys, nasa pintuan kami, nakaupo kami. Pila-pila kasi yun. So, nakaupo na kami ganun. Nag-iintay kami, natawagin. Tapos, tinignan lang nila kami. Tapos, ang susunod dapat sa amin, Thailand. Bali, Myanmar, Philippines, Thailand. So, tinignan lang nila kami ganun. Tapos, kami are Thailand, sabi ganun. Tapos, Philippines, how about us? Parang ganun. Dahil alam namin, mag-weigh-in kami dahil okay na nga. Tapos, no more Philippines. Sabi, no more Philippines. No more Philippines. So, ang sama pa nung tingin sa amin. Tapos, syempre, ibang bansa nakatingin sa amin. Alam mo yung parang pinagtabuyan na inapak-apakan. Na, syempre, so, grabe. Naging kawawa din yung treatment sa atin dito. Sobra. Yung Pilipinas, parang tinaboy-taboy lang. Parang, tapos, tinitignan ka ng ibang country. Though, hindi ko naman namin din ginajudge na sama ng tingin nila sa amin. Pero, alam nyo yung feeling na nakakahiya. Embarrassed ka. And parang, tingin mo sa sarili mo, parang what naman ganito yung treatment sa amin dito sa Vietnam. Tapos, after nun, then nag-meeting kami saglit kasi nga, ano gagawin natin? Ba't hindi tayo pinag-weigh-in? Ayaw nila tayo ipag-weigh-in para makapagtimbang. Ngayon, ang ginawa namin, ano bang dapat gawin? Sabi namin, nag-decide kami na habulin sila yung mga nag-weigh-in or bumalik dun pala sa room. Pagkabalik namin sa room, umalis na agad sila, guys. Tapos, umalis na sila, nag-dinner. Nag-dinner. Tapos, ano ang tawag dito? Nag-dinner na sila. Gumagawa kami ng way. Nakausap namin yung ibang Vietnamese na nag-weigh in dito. Yung mga taga-ABBF, umalis na. Sabi nila. SEA Games, ano sila, officials. Official. Sabi ng mga Vietnamese talaga na parang, ayoko na lang i-disclose. Pero, grabe, hindi daw nila maintindihan kung bakit yung kabilang federation. Pero sila, Vietnamese people, they love us to be actually, clear. Actually, no, to be clear, yung Vietnamese people, they are so nice. Hindi sila yung may problema. Yung ibang lahi. Yung may-ari ng federation na to, ito yung may problema, no? Hindi sila Vietnamese, ibang lahi sila. Hindi ko alam kung anong Arabo sila or ano man. Pero sila yung may problema sa atin. So, ayun lang. Hindi ko mag-gets din. Pero,
Anyways, ayun na nga yung nangyari dun sa weigh-in, and this morning, and after ng weigh-in, sobrang depressed na naman kami, kumain na naman kami nung kinagabihan, dahil hindi pala na naman kami tuloy. Tapos kinabukasan, like, yun nga kagabi, di ba guys, parang gumagawa, kahapon, rather, si Kuya Loy, si Kuya Lee, hindi nga nakapakisampa, pero kagabi, nakita nyo naman, napakakulay na. Because sinabi na, okay na naman. Okay na, kumbaga. In a way, team manager's firma na lang yung inaantay. Approve na yung team manager, so firma na lang. Firma na lang nila. So ngayon, si Ma'am Weng this morning, nag-message siya. Actually, di na nakatulog si Ma'am Weng. Oo. Nung gabi. Sobrang buffet yung pagkain dito, pero hindi siya kumakain halos. Grabe. So, sobra yung asikaso niya sa amin. So ngayon, afternoon, pinakita sa amin ni Ma'am Weng yung message na kanina kay Kong Bumble. Sabi niya na, sir, na parang kino-confirm niya if it wasn't clear kasi kung siya ba yung kukuha ng pirma, ng team managers, or what. So, ngayon, nag-reply si Kong Bumble na, sorry to say, but yun nga, sad news na, wala, hindi talaga makakapag-compete, I did my best, and yun nga. Hirap i-explain, sabi niya. Pero, let's just talk when, pagtapos ng SEA Games. After this SEA Games, tapos ngayon, sabi din ni Ma'am Weng na yun nga, we did our very best. Alam mo yun, nandun na yung expectation na parang malabo, pero we're still hoping kasi nandun pa rin yung, alam niyo yun, yung pinaghirapan namin. Totoo. Tapos, kanina, nung pagdating ko nga sa room ni Ma'am Weng, nandun kami, si Ma'am Weng nagbe-breakdown sa may tabi ng bathtub. Tapos, nagyakapan kami, hagulgulan kami, dumating na yung mga kuya namin na kinulayan kagabi. Si kuya, kwento mo si Kuya Jeric. Si Kuya Jeric, nakasalubong ko. Actually, pagkakato ko sa kanya kasi sabi ko, Kuya, meeting po. Hindi niya pa alam. Pero, kasi alam niya talaga, matutuloy na. So, May dala siya pang pump, ready na siya. So, parang alam mo yung pagkabalita namin, una na angiti siya. Parang excited. Tara na ba? Alam mo yung excited. Tara na ba? Lumaban. Tapos pagkasabi naman hindi tuloy, parang makikita niyo agad na nag-iba agad. Panlulumo na. 17 years niya itong inantay. Pero yun nyo guys, 51 years old na siya. Oo. Tapos, ito yung pangarap niya. Ito yung pangarap niya. 2005. Dati ganito din yung nangyari sa kanya, ginawa sa kanya nung same federation, I believe. Ito din yung ginawa sa kanya, 2005, after... ngayon, 2022 na ganito ulit. It's so unfair, no? Kasi SEA Games nga, di ba? So, iba't ibang country. Bakit? So, bakit may involve, may federation pa na kailangan na dapat... Kapag ka-countries ka, kabilang ka dito sa Southeast Asia, dapat lahat kayo may karapatang maglaro. Wala na dapat federation, or let's say kung anong channel ka man, ABS-CBN ka man, TV5, or GMA, kung buong Pilipinas yan. Mm-hmm. Wala nang pili-pili. So, nakakalungkot isipin na may ganun-ganong politika. So, nang pa-power trip sila talaga. So, ayun guys. Sobrang bigat sa pakiramdam. Pero ngayon, parang, alam mo yun, immune na kami kasi ilang araw na nila kaming binabaliw. Pinapaasa, pinapasaya, pinapalungkot. Grabe na yung cortisol levels namin, yung stress levels namin. Ngayon, birthday ni Renz, pero ewan, di ba? Tapos kahapon, si Kuya Loy, namataya ng baby. Sobra. Grabe yung pinagdaanan na ng team bodybuilding dito sa Philippines, sa Vietnam. So, ayun guys. Huwag na kayong mag-isip ng masama. Dahil ginawa natin lahat. Huwag niyo na kaming i-blame pa or anuman, kung anuman nakikita nyo, anuman negative guys. Wala may gusto nang nangyari. Wala may gusto, and hindi namin na kaya pa mag-accept ng negative at makabasa pa ng negative. So, please lang, kung may negative comment kayo or mga negative na sasabihin, huwag nyo nang i-comment guys. Huwag nyo na lang please i-post. Kung kasi, gusto nyo pag-usapan, mag-usap na lang kayo kung anong negative comments nyo about us. But, Filipinos, guys, Filipino men, that would not help us because we are not representing any federations here. We are representing the whole Filipino country. The whole Philippines. Diba? So bakit nyo, ayun na lang, kasi may mga issues eh. Kaya ayun naman sasabi to. Pero, alam mo yun, medyo mas lamang talaga yung suporta. So, ayun. So,
Mahirap kasi mag-explain isa-isa no sa inyo mga ano, mga supporters, friends, family. Mahirap mag-explain sa inyo isa-isa kasi pag once in-explain namin 'yan isa-isa sa inyo, maaalala at maalala lang namin yung sakit na nararamdaman namin dito, which is tamad na kami magsabi pa. So ito na siguro yung ano explanation. Nakita niyo naman yung mga previous videos. Galing nakasakay kami sa taxi papuntang stadium and naabutan namin doon si Congressman Bumble. Sila siya na mismo yung nakausap namin. So nilaban namin yung lahat na makakaya namin magawa ng paraan para makasampa. So nakita niyo naman, 'di ba? Doon pa lang all out tayo, hindi documentary lang na nangyari. So ayun. Kita nyo naman kung anong hirap. Kumbaga, excited kami, SEA Games, oo. Nakakaawa kasi yung buong team. Siyempre. Si Mamueng. O yan, si Mamueng especially kasi buong SEA Games sa Pilipinas pa lang. Uh-oh. Siya yung nag-aasikaso sa POC, PSC. Every ano yan, naglalagari yan, papunta dito, papunta doon. Every day yan, nag-aasikaso ng paperworks namin. Oo, tsaka isipin nyo guys ha. Sa Pilipinas pa lang, yung training namin, yung hirap namin, yung puso namin, para i-raise yung flag and magbigay ng honor and pride for the country. Sobrang grabe na yung effort namin. Siyempre, hindi nyo rin alam yun. Pagdating pa lang dito, grabe din yung pakikipaglaban namin. Kahit na hindi natin to bansa, grabe yung pakikipaglaban natin. Tapos, alam mo yon yung depression namin dito, yung stress namin dito, yung sobrang binaba yung mga Pilipino dito. Then, lalo na itong Team Bodybuilding Philippines, sobrang na yung pinagdaanan din namin dito para iintindihin pa namin yung haters. Diba? Dahil, isipin nyo, kapwa nyo Pilipino, yung mga dinikdik dito. So, para intindihin pa po namin yung... wala na. Wala na tayong tapos, dapat intindihin sana ng mga... Iisipin nyo pa ng ganun, gusto nyo hatak pa kayo pababa. So wala na sana ganun, pero sobrang happy kami. Alam mo, yung palang opportunity na napunta kami dito, napili kami dito, napili yung bawat ka-teammates namin dito. Honored yun kami dahil sobrang iba yung naging tightness ng family. Ang lalaking tao ng mga to, ang lalaki nitong mga kasama ko, pero naging vulnerable kami sa isa't isa. Lahat nagsihagulgulan, lahat may mga moments sa kwarto, lahat biglang magsasaya, tapos biglang malulungkot, may namatayan pa ng anak. Yeah. Grabe. Sobra. Sobra. Hindi ko na maisli. So, yun guys, ang hirap lang ng sitwasyon namin ngayon, no? So, eto ngayon, tanggap namin, pero kasi kasama pa namin isa't isa, iisa kami pinagdaraanan. So, nandyan yung comfort namin kasi alam namin kami mismo yung same situation, no? Though, Kuya Loy, syempre, mas iba yung situation ni Kuya Loy kasi namatay ng baby. Pero yun na, same situation kami, kaya isa yung nararamdaman namin, kaya medyo okay-okay pa kami kahit papano. Pero yung problema kasi namin yung pag-uwi namin dyan. Iisipin pa namin yun. Sobrang bigat. Sobrang mas mabigat ngayon kasi yung comfort eh. Yung comfort eh. Mm-mm. Nandito kasi isa't isa. So isa kami nung nagko-comfortan kami dito. May emotional support pa kami sa bawat isa. Ayun. So, dahil yun nga sabi ko din kahapon na magkakasama pa tayo ngayon. May emotional support pa tayo sa bawat isa. Pero pagdating ng Pilipinas, kanya-kanya na din tayo. So grabe din yung another battle na naman na pagdadaanan natin bilang yun. So nakita nyo naman siguro lahat na simula yung video, papunta kami ng airport, kung ano yung nangyari. Baga yung transition nung moments from masaya naging malungkot. At marami pang hindi documented dahil hindi diba, namin hawak ang camera. Nakita nyo kung ano yung mga nangyari. So at least, di ba, may idea na kayo. Pero sa ngayon, wala na muna kaming negative na isipin. So, focus na lang kami. Kung anong matitirang araw, enjoy namin to. Kasi, wala na eh. Kasi kung magmumukmuk kami, wala. Sa yung araw. Kumbaga, nandito na lang kami sa ibang bansa. Why not? Enjoy na lang. Yes. And also, ayun nga, ang masakit din para sa amin is alam namin na napakalaki ng chance natin makakuha ng gold. Actually, nakita namin yung ano, yung mga kalaban mga namin sa mixed pair. Sabi ko, gold to eh.
Gulto ka po, nagpa-practice kami ni Lori. Oo, umiyak kami kasi kahapon. Bigla na lang kami umiyak, nag-rehearse kami kasi akala namin makapag-akyat na kami ng entablado. Kahapon. Alam namin eh, alam namin guys, hindi pa namin nakikita yung mga kalaban, pero alam namin sa puso namin. Pero nakita na nung ibang mga kating namin, sinabi nila na, nakita namin yung mga kalaban nyo, kayang-kaya, nagre-rehearse sila, nakita namin, kayang-kaya nyo. So, ang sakit lang nung, alam mo, sinabi na nga din namin sa kanila na wala na lang medal, pasampahin nyo na lang kami, kahit wala nang medal. Umabot na sa ganung point. Even the president na POC, even si Kong, even si Mambing, pasampahin nyo na lang kahit walang medal. Ayos yun guys, ayaw talaga nila tayong pasampahin. Kahit wala nang medal, wala nang score. Ayaw talaga nila tayong pasampahin. Man lang yung everyday na pinagod namin kasi guys, wala na kami, nandun na kami sa point na wala na kami motivation kahit sabihin mo, sige, SEA Games, pero alam mo yung pagod na mentally kasi sobra ako, personally, mahaba. Last year pa ako nagpe-prep, so mentally stress na ako, mentally stress, yung physical stress na rin, sobrang hindi nagre-respond yung diet, so ginagawa ko, sobrang baba na ng kinakain ko, hindi na angkop, hindi na pero nilaban niya dahil nilaban ko, kung pero, ibang atleta yung nag-ano kay Ming din, hindi actually, na hihinto na. Ang dami na nagsasabi sa akin na, bro, pahinga ka na mag-prep. Pero sabi ko, hindi, tapusin ko yung SEA Games. Sobrang, ilang ano, ako, babe, one year end. One year end, magsi-six months na. So, sila Kuya Mado, sila Ken, concern na rin sa hindi health ko. Normal na prep. Ang haba na ng prep ko. Dahil kaya niya na lang talaga to pinush guys, dahil dito sa SEA Games na to. Pero, eto nga yung nangyari, alam naman namin na may plano si Lord kasi hindi naman ito mangyayari kung wala siyang plano dahil alam niya yung puso ng bawat Pilipino, alam niya yung puso namin na nag-compete kami dito, yung laman ng puso namin para dito sa Pilipinas, hindi lang para sa amin sa buong nation. So, ayun, still we would like to glorify God sa lahat ng mga pinagdaanan namin because this will make us stronger as a family and as a whole team, and meron tong rason, and we believe, hindi pa namin siya sobrang maiintindihan right now, but maiintindihan natin to in the future. So, ayun. Yeah. Ayun, so, enjoy na lang namin muna yung titirang araw. Ngayon, so may plan kami ngayon mag-tour, mabili ng mga souvenirs, ayun na lang siguro muna. Yun na lang. Try na namin talaga i-enjoy yung mga next day. So, today is May 14. It's already almost 10 a.m. So, plano namin magkita sa lobby ng 10 a.m. So, in a bit after this vlog, pupunta na kami sa baba and then magsasaya na kami. So, samahan nyo na lang kami mag-tour. Ito na lang yung i-enjoy natin. So, ayun guys. Thank you so much. Sa pag-iintindi nyo, of course, salamat sa lahat ng mga sumuporta. Suporta and sponsors, sa Luna by Drake. Luna by Drake, Sir Drake Ibay, sobrang salamat po sa inyo. Sobrang salamat po. Sa, of course, sa families. Sa families Tito namin. Butchoy, Tito Butchoy, Jessica. Tito Jessica. Sir Nigel, Sir Waking. Nigel, Waking Nation, Ate Jaja, Kuya Alvin. Papa. Si Papa Jom, Tita Daniela, my dad, my whole family, my sister, my brothers. And also, who else? Ang dami-dami dapat po salamatan. Mga best friend namin. Mga best friend namin. Julius, Coach Ken of course. Hanaoka, Julius Agustin, Big Waves. Ken Hanaoka, and of course, Sir Neil Murat, our choreography coach. Sobrang salamat po. Thank you. We and did course, our very best. Special mention salamat to Coach Gerald Pangan. Kuya yes. Gap, thank you sa pag-guide. Itong prep na to, sobrang Kuya thank wins. You. Ayan, thank you Kuya Gap. Alam mo yan. The whole IFBB Philippines. Salamat ayan, sobrang, po sobrang, ayan, Ma'am Weng din, of course. Mapapanood nyo to, Ma'am Weng. Sobrang thank you. Sobrang thank you. Sobrang wala thank na po you. Grateful kami na mapili nyo kami. Mm-mm. Tapos, yun. Sana, so, alam ko madami pa tayong banding amen na pagsasamahan. So, ngayon, uh-huh, banding mo tayo sa baba. Let's go. Okay. Yeah, from the moist. Thank you.
What's up mga kabis? So nandito tayo pa rin ngayon sa Hanoi. So dinner time. So naghanap kami ng Japanese restaurant since kanina. Nagfa kami dun sa malapit sa stadium. Tapos end kami. Yan. Sama with the gang. Enjoy namin yung moment. So bumili kami ng cellphone ni AJ. Binilang siya ni Mommy. Mommy, binili siya sa Anabudol. Oy, may nabudol na ito. Nabudol. Pakita mo naman yung iPhone. Wow, budol, wow. Budol ng taon. Grabe na. Budol ng taon. Yes, take a look. 22 million. 22 million. Dong. Dong. Grabe. Milyonaryo tayo dito sa Vietnam. Talaga. Millionaire's Club. Iba si boss. Iba si boss. So magkano yung peso yun? Yung peso nasa 45. Mura na, yeah. No? Oh, compared sa ano, Philippines. Kasi yung tax sa atin, di ba? Yun. So ayun, dito tayo, Japanese restaurant. Naganap tayo ng Japanese restaurant. Since nagkikrave kami sa Japanese restaurant, so ayun, order kami ng masarap na food. Yo, what's up mga kabis? So dito tayo ngayon ulit sa parang street, parang ano nila, Malate. Malate ng so, Thailand. So, it's Friday night dito sa Thailand and yung mga sasakyan dito walang pakialam. Friday night? Hindi, Saturday ngayon. Saturday night. Friday, hindi, Friday night sa Vietnam. Sa Vietnam, kumbaga club night. Club night. So, ngayon daming tao tapos na meron dyan. Egg coffee. Diba ikaw yung sa'yo nag-recommend si... So, sa'yo na lang, kung ano magsalita. So, yun, yung egg coffee, recommend ng friend namin si Jose. So, solid daw dito. So, na-try namin yung sa street before yung pagdating dito. Pero, ito daw yung the best. Pero closed. Pero closed na. So, lilipat kami dun sa kabila. Yun, so, meron dito. Oh, ha? Gimmick night. Grabe yung mga tao dito, parubal mag-drive. Sobra. Tapos kung saan lang nila gusto mag-park, dun sila pa-park, ayaw nila gumilid. Tapos, pag kunyari gusto pumaran ng tao, mapara sila sa gitna kahit merong tao sa likod. Nakatakot sila mag-drive. So grabe, pagka ano ang tawag dito, pag tatawid ka, yung para sa atin sa Philippines, yung wait lang tatawid ako. Wala silang pakialam dito. No. Muntik na sila kanina mabangga. Hindi ko sila kanina mabangga. Yung bus pa yun ha, pero yung move bus. Tapos yung sasakyan dito, hindi sila nakatingin sa side mirror, babe. Hindi sila nakatingin sa side mirror. Kapag ka nasa gilid ka, maikipit ka talaga, kailangan talaga. Sobrang hindi lang ikaw yung hindi lang sila yung mag-a-adjust din sa iyo. Ikaw lang at all, hindi siya both. So anyways, tinan mo yung upuan. Nakatakot. Eh nakaliit yung upuan. So yung upo ko ngayon, parang alam mo yung may alalay kasi pag umupo ako ng komportable, parang babagsak. Eh lang talaga kaliit yung upuan nila. Kasama natin si Kuya Lay, tsaka si Ate Laika. So, ayan, ganito lang talaga kaliliit yung mga upuan nila dito. Ayan na, what is that? Egg naman coffee. Authentic egg coffee. Wow. Egg coffee namin. So ayan po mga kabis, tinatranslate namin. May gamit kaming translator lagi dito makipag... Ha? Okay. Okay daw. Kasi nakikipag-usap kami dito via Google Translate kasi nga hindi nila maintindihan. So ayun. Tuwan-tuwan sila yun. Okay. Hindi ka ba natitikman? Wow! Kumain! May order pa si Kuya Leo. So tikman lahat eh. Okay. So eto na, tikman din natin yung egg coffee. The first time ko. This is my reaction to this and then I'm not sure with me. Oo nga. Ito pala yun. Malayo ba? Grabe, sobrang layo. Dun sa street na, another street na egg coffee. Parang this one kasi restaurant version. In a way, but ang layo babe. You should try. Kasi yun, coffee. Coffee lang talaga. Sarap!
Lasa-lasa. Oo. Sarap. Ayun pala yun. Sarap. Parang, alam mo yung lasa ng leche flan? Oo. Duy. Leche flan. Na kape. Ayan, nasa ilalim yung coffee. Ikaw, kuya, natikman mo na yung egg coffee. Tikman mo muna. Sarap. Masarap, no? Pipe tobacco. Hindi naman siya ano. Pipe tobacco siya. Pipe tobacco. Tararat, tararat, tararara. Tobacco yan, ha? Baka anong isipin nyo. Tobacco yan. So, ito yung mga ano, may kita mo yan. Legal yan dito sa Vietnam. So, tobacco siya. Huwag mo dali tapon yung tubig. Yung tubig yun eh. Yung tubig yun eh. Isa ba? Paano ka? Okay. Oh. Ang sarap. Ang sarap na masakit. Konti lang, baby. Sobrang lakas. Tama na, babe. Sobrang lakas. Basta, naka-prep ka lang talaga. Huwag kang gawin. Dire, diretso na. Masarap? What's up, mga kabiso? Nandito kami ngayon sa room together with our teammates. Pinatawag kami ni Ma'am Weng. So, meron din kaming another news for today na hindi lang pala ngayon nangyari to in the history of the bodybuilding. So, nangyari to matagal na panahon na, 90s pa. So, 1991. So, may pinag-ugatan din talaga to. Hanggang ngayon, 2022 na, apektado pa rin yung industry natin. So, sobrang nakakalungkot. So, ayan. Ugatan nyo kaya meron din mo ba napanood yan? So, ayun. So, nakakalungkot lang din talaga isipin na, alam mo yon sa tinagal-tagal ng panahon, hanggang ngayon, apektado pa rin kahit yung ngayong generations ng mga bodybuilders. So, ayun, isishare ni Kuya Jeric kung ano nga ba din talaga yung mga nalaman natin na nakakagulat din talaga ng information about sa pinag-ugatan nito. Well, kagapon, kagabi, malung ko ito, nag-post ako ng about what happened sa Philippine Bodybuilding Team. Ngayon, nag-comment lahat yung mga legends. Like Alpi Coronel, Jun Macarol, Bong Agudus, Boyet Andaka, mga prime legends ng Philippine Bodybuilding yan. So, ang ugat pala niyan, since 1991, nagkaroon na pala ng minamanipulate niya yung mga results, sinikwento sa akin ng mga nila Boy at Andak. Noong 1991, hindi lang, siyempre, hindi ko lang masyado pa na ano, pero na may nangyaring ano, awayan noong 1991. Then, naulit yan noong 1997, which is same thing na nangyari sa atin, sa amin, ngayong 2022, hindi nakasampa. Sila Bong Agulus, sila Alpi Coronel, hindi sila under General Macasiano yon, hindi sila rin nakasampa. Malalim pala yung ugat na ito. So, hindi ko lang alam kung ano exactly nangyari noong 1991. Nagkaroon ba ng physical, ano, away or what? na talagang tumanim sa utak ng Pilipino, will never win a gold medal. So, mayroon pa ako isang hindi nakakausap, yung Peter Stoner, which is also in 1991 din ang ano, ugat niyan. And aside from that, si Coach Bong Agudus, aside from that, si Coach Bong Agulus at sinabi ni, even you are on your best condition, you will never win. Grabe. Ganon. So, just imagine, ano, face to face sabihan ka ng ganon, ng isang president na, ano, na, face to face, nasasabihan ka, you will never win. You will be boy. So what will, ano, i-manipulate niya ang, ano, result? Even on your best condition, ikaw ang pinakamaganda. You will never win. So, ang mangyari nito, if in Cambodia, lalaro ulit ang Philippines, ay ABBF pa rin na mag-handle ng event ng bodybuilding.
maybe same story will happen. Personal eh. Personal lang personal. Ano, I think personal lang galit. Kahit sabihin personal. Natin na na-comply natin yung kahit na-comply lahat. Lahat. We comply everything, yung okay, doping if we test. Comply, like, okay, lahat. And then, okay, sige, pinayagan kayong sumampa. Pagdating sa i-manipulate nila yung result on the judges table. Kaya wala rin tayong same kapat. Sentiments ng mga ano, mga veterans gano'n, minamanipulate ang ano result. Kaya wala nang nanalo ng Pilipino noon sa gold. Noong 2005, eto, titingnan natin kung ano nangyari noong 2005. Kasi, nanalo ang nakadalawang gold tayo sa Pilipinas ginanap yon si Borinaga and Trasona. Ngayon, we will see kung yung 2005 ba, nandun ba si... Pero most of the veterans, yan ang sinabi sa akin, yan ang kwento nila, walang nananalong Pilipino since then, 1991. Eh, lang isipin. Malabo, malabo manalo. Ang hirap lang kasi din. Kasi this is personal, ano, personal battle. Pero hindi mo ano eh. This is a battle na hindi lang sports. Federation ang ano. Personal, kailangan the country, yung kailangan yung Council, SEA Games Council will do something about this. Yeah. Pag gumawa tayo ng formal petition. Let's try. I will. Hi. Yung ginawa sa atin, iba. Mararamdaman mo naman kasi nung the way na kinausap si Rowena saka si Lee. Mm-hmm. Talagang parang, kaya ikaw, di ba? Nakausap pa rin. Ako, alam mo naman yung ginawa sa inyo. Grabe. Iba, kahit iba, anong pakiusap sagot, mo. Sagot ano, sarado na kagad. Sarado. Hindi siya professional. Kung kasi, tulad na, nung nasa registration tayo, para tayong busabos na nakaupon eh, dapat papasukin man lang. O kaya professional, hindi talaga pwede. Ganun. Kuya, kahapon nga, makikita mo sila, makakasabay mo sa buffet, titignan ka lang, tatawanan ka pa nila. Pinag-uusapan ka nila, grabe. Pinaturo-turo pa nila. Kasi alam mo nila. Wala naman tayo, putong na to. Alay mo siya na niya. Nainit yung blower sa banyo eh. Kala ko ang ginagawa. Well, yan na lang ang ato natin. Ngayon, I will get, kung pag sinabi ni Sis Rowena na, get the sentiments din ng mga veterans na to prove na yan talaga ang reason, ugat. Try ko silang kausapin na magbigay sila ng statement about what happened since 1991. Kasi sobra kuyang makakatulong talaga. Lahat naman sila nag-comment sa ano ko eh. Sa post ko. So post mo yan? Yung sinare niya po IFPP. Yung bago? Yung sinare ko yung ano, kabago lang. Yun. Kasi sobrang makakatulong talaga yung statement. And some of them call me na ganun. Kuinento nila yung mga, may mga marami pang issue na ayaw ko na lang, ayaw pa nilang ano yun eh. Kasi so, medyo, may mga mabibigat na issue pa eh. Taote sa communist. So marami pang ano, marami pang issue siguro na pwede sila i-bring up. Siguro mas which is private lang dapat. Makakatulong talaga din to sa susunod na generation. Ibig sabihin, may nangyari talaga yan. Siguro, something. Oo. Ang hindi ko nalang usap, hindi ko kasi kilala yung Peter Stoner eh. Yung Peter Stoner. Kasi yun dapat yun lang ang makausap. Kasi may binanggit sila sa ano, yung nangyari ba kay Peter Stoner, ganun, something like. No, sana na, makausap. So, sobrang makakatulong. Means to say, something like that. Just want to ask you a couple of questions. Right? So basically what I asked Jesse, and basically the questions are like, how do you feel? Was this sort of a last-minute decision, you know, stuff like that. So is it okay? A very, very general, basic question. Okay, sure. Okay, so Lorelei, just tell me, so how do you feel about this? For the last couple of days or previous days, I was super duper sad about what happened. I was surprised as well. Everything was not expected. This is my first time competing abroad with my fiancé, Ming Hereza, and we were super excited about this. It was a great opportunity for us to represent the country and finally be able to bring honor to the and pride to our country, Philippines. But then, unfortunately, we weren't able to compete, so we weren't able to even step on the stage, which we really wanted. It was our dream, but right now we're so frustrated, stressed, depressed. I don't know what to say anymore. It's a traumatic experience. So mga kabis, nandito tayo ngayon sa shopping center. Kasama natin si Kuya Jesse.
course, ako. Ito. Ayun. Ito yung namin dito, may hinahanap kami. Sila, Ma'am Wei. Nasa Luneta po tayo. The shopping center. I'm not sure if mall ba yung shopping center or ito na siya kabuuan. Ito na siya. Mm-hmm. Para siya stick na puro bilihan. Oo. Parang sa, ano, parang siguro parang Divisoria version. Na pinalinis, na mabango. Na pinalinis, pinabango, walang usok, walang basura. In fairness, mabango nga, no? Oo, no? Mabango, tsaka yung hangin, ang sarap. Presko. Tapos may parang motor sa kabila, meron. Parang ano, nasa Baguio ka na sa na malamig-lamig, tapos Divisoria, ganun. Daming coffee shop. Divisoria nilagay sa Baguio. So, ayan, hanapin mo natin sila, Ma'am. Bumili tayo. Ayan, so, mga kabis, abangan nyo yung vlog ni Coach Jessie. Gagawa siya ng channel, maging active na siya. Meron na siyang YouTube channel, I think. Jessie. Babaguhin ko, update ko kayo. Well, tapos pala, sa mga gusto magpa-online coaching ng sa powerlifting, yan. Sa Instagram, no? Instagram na lang, at the Filipino Rock. Yan, so, yan. Kaya sa powerlifting, madaming alam yan kasi powerlifting din siya. Tapos nag-aral din siya ng, ano ba yung coach? Yung certificate in fitness sa Australia. Yon, yeah! So solid. Oh, grabe naman. Ian is talking to Ate. Ito yung pinaka-volunteer natin, si Ian. He's a local. I think this. What is this, Ian? What is this? What is this? Chamuk. Chamuk? Yes, chamuk. Can you tell us what is this called? This called Mai Chang. Mai Chang. Vietnam. It smells from food in Vietnam and I really like it. You like it as well. What's inside? Corn. Yeah. Well, let's see and try. How much is this again? 25 cents. 25. A CC for 54 pesos. So medyo paanghang sa crunchy yung labas, malambot yung loob. Ang sarap nung aftertaste nung ham and yung pagka-hamlet, yung spices and the corn as well. Ang sarap. So kakaiba talaga siya. So parang ito yung pinakatapos ng Vietnam. You should try it as well. Cha-amuk. Just like wet wet. Masarap ko sa kikiyam. Mas masasarap siya kaysa sa kikiyam. So, fish ball, mas solid. Mas masarap. It's made from beef. What do you call this? Cavian. 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 Parang mas masarap pa siya sa fish balls. Mm. Mas malambot siya. Sa fish balls. Malambot. Malambot. Mas malambot, malinamnam, malasa yung loob. Medyo may... Mas isda yung lasa talaga. Mas isda talaga yung lasa. Hindi siya yung parang papel type na mahangin. Uh-huh. Hindi. Malaman siya talaga. Parang tilapia. So, they're super nice here kaya. Tom! Tom! Vian! Tom Vian! Grabe, sobrang sarap yung sipan ng street food dito. So Ian said, ito yung favorite niya. So let's try. I have never tried a corn dog ever. Mega. Nakita mo yung cheese sa loob? Yung sa loob, sama mo yung loob, kuya. Yung gitna, yung gitna. Yeah, masarap. Pero masarap. Lagyan mo na mayo. Sa Pilipinas, ulam na natin. Oo, ulam na siya. Chatak. Chatak? Yes, chatak. Two Thai. This made from lemon. Lemon. Lemon tea. Yes. Yes. What do you call that? Milo Dabao? Milo. Milo Dabao? Okay. Milo Dabao. Okay. So, yan. Bibili natin to Milo Dabao. Dabao. Nasa Dabao lang. Nasa Dabao si Milo Fit. Masarap yan ah.